Okay, magpapatagaktak na naman tayo ng pawis ngayon, mga kaistorya. Sinasabi po na bakit umano ang mundo ay hindi pwedeng guluhin o awayin ang Pilipinas? Bakit kaya ano nasabing ganun, mga kaistorya? At ito pa, ang Pilipinas, ang Japan, ang Amerika at maging ang India at ang mga allied countries natin ay naghahanda po durugin ang China kung sakali pong magdudulot ng giyera itong China dahil po dyan sa South China Sea. Ito pa, mga kaistorya. Pinaiimbestigahan po ni PBBM yung ginawa umanong kabulastugan ni former President Rodrigo Duterte. Ang termino po na ginamit ni PBBM ay horrified daw po siya. Ang ibig sabihin, abay, nasindak ang Pangulo. Ano ba yung nasindak? Yan po ay isang uri ng pagkagulat o pagkagulantang na may halong takot. Takot para saan? Takot at pagkagulat para po sa bansang Pilipinas. Abay, pasekreto daw po kasing ginawa ng former administration no other than but the former President Rodrigo Duterte. Abay, shout out sa atin pong ka-team at kaibigan na si Uncle J Vlog. Ano ho, paki-subscribe nyo na, mga kaistorya. Paki-bisitahin ang kanyang YouTube channel at Facebook page. I-follow nyo na po at i-subscribe nyo na po. Siya po ay official pioneer member po ng kapisanan na ng mga social media influencers ng Pilipinas na kinabibilangan din po ng inyong lingkod. Bago tayo mag-umpisa, mga kaistorya, bigyan ko muna kayo ng pasyal para po sa atin pong mga referensya, no, kung bakit natin nasabi na dudrugin ng Pilipinas at ng mga allied countries itong si China. Abay, pinaghahandaan po kasi na eh, mga kaistorya eh. Oo, pinaghahandaan na po, ha? Ng Pilipinas at ng mga allied countries maging ng India. Ipapakita ko sa inyo lahat ng referensya mamaya. Ano ho? At bilang pasimula, mga kaistorya, abay, hayaan nyong ipakita ko po muna sa inyo itong sinabi po o ang statement po ni PBBM sa interview po sa kanya ng mainstream media. Ito ha, mga kaistorya, i-share ko. Tanggalin ko muna itong window na ito and then i-share ko po si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano ho, mga kaistorya, ayan siya o. Oh. Paki-share na po. At paki-like, mga kaistorya. Ano ho? Eh, medyo basag po ang audio nitong video clip na ito. Pakinggan nyo pong mabuti ha, para maintindihan po ninyo. Walang anuman, brother, na aking kaibigan. Okay? I-play ko po ha, mga kaistorya. Paki-comment kung naririnig po ninyo. Ito na po. Sir, your reaction upon the supposed gentleman's agreement between your predecessor in China, do you believe that the supposed agreement the gentleman's agreement on the West Philippine Sea, do you believe that the supposed agreement placed our national position at risk in the West Philippine Sea? And if so, should the former president be accountable for that? Well, it turns out we don't know. It is a secret agreement. Mm-hmm. We don't know anything about it. Aba, eh, isa daw po pala yung sikretong kasunduan ni Duterte at ng China yun. Yun ang sabi ni ano eh, yung gentleman's agreement daw po na yun. Eh, ang nagpaputok naman yan, si Harry Roque. It turns out daw po, ha, na yun pala ay sikreto, mga kaistorya. Hindi daw po kasi alam natin eh. Ito to naman eh. Kahit si Pangulo, di daw po niya alam eh. Tuloy! Ito na! Ito na! Nagkakabulgara na! Tuloy! There is no documentation, there is no record, there is no... We were not briefed when I came into office. Oh, wala umanong dokumentong anuman. Wala daw kahit na ano.
ni hindi daw po briefing sila, wala man lang pasabi. Kina PBBM, nung naupo si PBBM, wala daw kahit na ano, tuloy. Wala mo lang nagsabi sa amin na meron ganun usapan. we're trying to really, up to now, because from the former administration, iba-ibang sagot eh. Sabi ng isang official na dating government official, under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, oh, there is. Ang gulo-gulo, no? Ang gulo-gulo nyo. Yung former administration. Sabi ika ng isa, wala daw. Ganun. Sabi naman ng isa, meron. Sino yung isa? Palagay ko, ang tinutukoy doon, si Jaime Roque. May gentleman's agreement daw. Tapos yung isa, palagay ko, si Panelo. Kasi sabi niya, kung sino man ika nagsabi ng ganun, nagsisinungaling. Correct me if I'm wrong ha, sa mga terminong ginamit ko. Yun kasi ang pagkakatanda ko. Ang gulo-gulo ika. Sabi niya po, ang gulo nga. Tuloy. Should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano pa talaga yung agreement na yan. Oh. But, kung ay ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo. Ay mahirap siguro nga, mahirap siguro sundan yung plan, ganyang klaseng agreement. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement. Oh, horrified ika ako, nagulantang ika ako, nasindak ika ako, na sa pamamagitan ng ganyang agreement ay naikompromiso tayo. Naikompromiso ang bansa na. Tingnan nyo yung mga termino po na ginagamit po ni PBBM. Tuloy. The territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Mm-hmm. That is something. We still have to clear it up. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing, Malaysia, and I asked to see him. Pakasipulong sa pagbalik na. At ipaliwanag niya, ano ba, sino bang kausap mo? Sino ba talaga kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Dapat talaga, malaman natin. Ha? Sinong kausap? Sabi kasi ni Harry Roque, si former president, kasi siya daw ang nag-ano ng gentleman's agreement. Eh. Pero gustong linawin ni PBBM, ano ang pinag-usapan ninyo? Sino ba talaga ang kausap ninyo? Ha? Kasi ang pagkakaintindi ko, may kinalaman din yan yung BRP Sierra Madre na ilang beses nang sinabi ni China na hindi tinupad. Yung sinabi daw, pinangako ng Pilipinas na tatanggalin yung BRP Sierra Madre doon sa Ayungin Shoal. Ha? Involve yun. Tuloy. Anong pinag-agreehan ninyo? Oh. Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Kahit wala kang record. Kahit saan ka tumingin. Oh. Walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Delikado. Alanganin. Kahina-hinala. Si PBB mismo ang may sabi, pasikretong ginawa ito. Abay, bakit? Pasikretong ginawa. Anong purpose? At anong laman o kabuuang nilalaman nung sikretong kasunduan na yon? Si PBBM, si Pangulo ang may sabi. Yung gentleman's agreement na yon, yun yung tinanong ng reporter. Ah? Abay, pasikreto ikang ginawa itong kasunduan na ito. Kung walang kahinahinala dyan, kung yan ay sang-ayon sa konstitusyon ng Pilipinas, kung hindi tayo maikukompromiso kagaya ng binanggit ni Pangulo, bakit kailangang pasikretong gawin ang kasunduan na yan? Alanganin. Ako po naman. Buong bansa, buong Pilipinas, ikinompromiso po dahil pasikreto daw po yung kasunduan. Ano na tayo? Pro-China pa more. Tuloy. Bakit nila ginawa? Kung nagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Nakakapagtaka nga eh. Oo. Nasindak ng Pangulo, nagtataka pa, kung gagawin lang din ika nila, bakit kailangan pa nilang gawing pasikreto? Itingin ko may itinatago. Kaya pasikreto. Kasi kung wala ka namang itatago, bakit mo naman isisikreto? Diba mga ka-istorya, ganun yun?
Oo! Umuugik na naman yung mabuting upuan ko. Kaloy! Yung upuan ko ang umuugik, ha? Ano daw ang sabi ni Uncle Jay Vlog? May diin na ang pananalita ng totoo! Sa interview na dyan, wag nilang antay na magalit. Ang tama! Tama! Tama, mga ka-istorya. Ha? Sabi nga, ibang magalit ang mabait. Tuloy! It's not a good situation. Sir, do you plan to talk to former President Duterte about? We are talking to his former officials. Maybe not the president himself, but all his former officials. Tinatanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag nyo naman sa amin. Parang namin yung ginagawa namin. And we still haven't gotten a straight answer. Naghihintay siya, tinatanong. Eh, ewan ko ba, ang gulo-gulo naman ng former administration eh. Pati yung gabinete niya. Gulo-gulo kung mga sinasabi. Diba? Anong sabi? Akala ko, superhero dating sa Pinoy. Yun pala kontrabida laban sa bayan. Alam niyo ako, dati, pinagtatanggol ko siya. Oo, sabi ko sa inyo, hindi po ako anti-Duterte. Ako ay pro-government. Opo, pati yung foreign policy niya, dati pinagtatanggol ko eh. Akala ko, ganda-ganda, dihado pala tayo. Tapos naglalabasan na yung mga hindi natin alam. May dumagdag pa pasikreto daw po. Bakit pasikreto? May itinatago malamang sa palagay ko. Kaya, pasikreto. Ano ho, mga ka-istorya? Okay, kayo na ang bahalang humusga dyan. Pro-China pa more. Sabi ko nga sa inyo, isang pro-China pa ang maupo dyan sa Malacanang ay baka tuluyan na pong mangyayari yung pabiro. Pabirong totoo na sinabi ni former President Rodrigo Duterte na gusto niyo ikagawin na ninyong probinsya ng China ang Pilipinas. Philippines, province of China. Wow! Anong klase yung Pinoy ka ba? Pinoy ka ba? Diba? Mga ka-istorya, iba na ang tono ng boses ni PBB. Eh siguro kasi, nabubwisit na siguro ang Pangulo kasi ang dami-daming problemang iniwan itong dating Pangulo natin. Hindi natin alam, muntik na po pala tayo, kunting-kunti na lang, slide na pala tayo, pahamak na tayo. Kulang na lang eh. Opinion ko lang naman, kulang na lang, isubo tayo sa bibig ng China. mga pro-China ngayon eh. Ang gusto nila, pagbigyan natin, ha? Pagbigyan ng administrasyon, yung kagustuhan ng China. Ha? Yung bang kagaya ng ginawa ng former administration na halos lahat na lang ng kapretsyo ng China, binigay na, tumigil ba si China sa panghihimasok, pangkakamkam sa maritime territory natin, sa loob ng exclusive economic zone natin? Hindi. Kaya ano sasabihin nilang mas maganda yung foreign policy ng nakarang administrasyon? Low. Diba? Mga ka-istorya, okay, tuloy tayo. Sa mga referensya po natin, share screen ako nung pinakita ko kanina sa inyo, mga ka-istorya. Bakit sinasabi dito na hindi pwedeng guluhin o awayin ng mundo ang Pilipinas? Ang paliwanag dyan nung YouTuber na yan, mga ka-istorya, ang sabi kasi, ito nga na marami tayong kaalyadong bansa unang-una na. Natutulong kakampi sa atin at ipagtatanggol tayo. Kitang-kita naman natin ngayon. At yan yung papasadahan natin. Nakikita ninyo yung mga referensya na yan. Yan yun. At ito pa. Yung kasaysayan ng Pilipinas na tayo po ay nahubog na, hinug na sa pinagdaanan ng kasaysayan ng Pilipinas. Kung sakaling tayo ay sasakupin o lulusubin o gigirahin ng China, wala nang bago sa atin. Sanay na ang mga Pilipino dyan. Humigit kumulang 400 taon ba naman tayong sinakop? Diba, mga istorya? Ha? Nagsakripisyo ang mga bayani natin. Pagkatapos, gusto lang na tayo po ay isubo sa bunganga ng China. Ano yun? Anong klase yun? Mga ka-istorya, hindi natin hangad ang giyera. Pero kung tayo'y gigirahin, uupo na lamang ba tayo sa loob ng bahay natin at mangangatal tayo sa takot habang binubumba tayo nitong China? Hindi! Lalaban tayo! Ipagtatanggol natin ang bansa natin, subok ang tapang ng Pilipino. Yun naman ay kung kinakailangan lang. Hindi natin hinahangad, guys. Kasi nga, itong ginagawa ng Pilipinas at ng mga allied countries natin na nagdi-drill, joint maritime drill,
at naghahanda na sa posibleng giyera na idulot ni China ay for defense lang po yan in terms of response kung sakali dahil sa China. Si China po ang threat, hindi si Pilipinas, hindi si Amerika, hindi si Taiwan, hindi si Japan. Si China po ang threat, ang nagdudulot po ng panganib sa seguridad at kapayapaan sa rehiyon po natin, maging sa buong Indo-Pacific region o maging sa buong mundo. Tayo naman po mga kaistora, tayo yung pinakikialaman. Nagre-react lamang tayo, ang linaw-linaw noon. Huwag kayong pabubula sa mga pro-China. Kasi, when war, kapag ang tawag dito, kapag ang giyera, sa madaling sabi, nangyari, itong mga pro-China, yung mga pro-China na yan, na mabunga nga sa social media, saan yan pupunta? Sa palagay nyo, kakampi sa atin yan. Hindi? Diba? Diba? Kakampi sa atin yan, malabo yun. Susuksok yan sa palda ng China at kung dumating kung sakali ang giyera, huntingin nyo na yung mga pro-China na yan. Sabi nga, sa panahon ng giyera, walang batas-batas na umiiral. Saka na magtutuo, saka iiral, pairalin ang batas pagkatapos ng giyera. And speaking of batas, pwede nang kasuhan yan ang pinakamataas na antas ng pagtatraidor sa bayan yung mga pro-China na yan. Oo! War crimes ang ginagawa nila eh. Mga ka-istorya eh. Ha? Samantalang tayo, hahawak tayo kung sakali ng armas sila, pupunta sila, magtatago sila sa palda ng China. Xi Jinping, ipagtanggol mo kami, ganito, ganyan. Xi Jinping, sige, sugod ka, kampi kami sa iyo. Ngayon pa nga lang, kampi na sa China eh. May bago ba kung sakali? Diba? Tanungin yung mga Pinoy, gigil din sa mga pro-China. Totoo yun, ako'y inis na nga din sa mga pro-China na yan eh. Nakakabuisit naman talaga eh. Pinoy ka? Pero ang ipinagtatanggol mo, China, Pinoy ka, pero ang concern mo, ay nasa China. Anong klase ka? Diba, mga ka-istorya? Tuloy. Tignan nyo, itong sinabi na rin na ito sa YouTube na ito, mga ka-istorya, the cracks, ayan. Hindi crocs, ha? Cracks. Ministry media ba ito? Pakiano nga po ako, mga ka-istorya? Pakiano, ako, mga ka-istorya, kung ito yung ministry media, Japan, Philippines, close in on long-range missile deployment. Talagang naghahanda, ano? Mga ka-istorya, ito pa, tingnan nyo, palakihin ko nga para mabasa din po ninyo. Pakishare naman at pakilike. Why Japan is gearing up for possible war with China? Naghahanda nga po. Oo. The threat of Chinese aggression is producing a quiet revolution in Tokyo's statecraft. And officials are pushing the nation to get ready for a fight. Naghahanda ang Japan din, ano? Oo, yun ang sabi ko sa inyo kanina eh, na ka-istorya eh. If China were to attack Taiwan, it wouldn't just have to face a hostile superpower. It would also likely have to confront its long-standing regional rival, Japan. For countries, Japan and China have a ano bang pronunciation dito? Viet ba? For hegemony in East Asia at times, they have threatened so on and so forth. Hindi lang po dyan magre-react, magre-response si Japan kung sakaling atakihin o tuluyin sa kupin ng China si Taiwan. Maging tayo. Bakit? Si Japan, allied countries po ni Amerika. Si Pilipinas, allied countries din ni Amerika. Once na nangyari yan, hindi na po yan concern lang ng Taiwan. International concern na po yan. Kasi damay na po dyan mga ka-istorya yung international peace and security. Oo, ganun ang mangyayari niyan. Papasok si Amerika, papasok na si EU, si NATO, si Canada, si Australia. Yung mga allied countries na papasok yan. Ano mangyayari kay China? Diba? Sabi ko nga sa inyo, gagawin ko ng content eh. Kung sakali, bakit gusto ni China na makontrol ang buong South China Sea? Pero bago niya makontrol ang buong South China Sea, kailangan muna niyang wasakin o basagin ang first island chain, mga hilira ng mga bansa mula dyan sa Japan, Taiwan, Pilipinas hanggang sa may Borneo. Ganun po yun, gagawan ko yan, ang separate
content, mga ka-story. U.S. Marines train for war with China on an island-hopping battlefield. Report says, you know, Amerika na to ha, kanina Japan. Ano ho, anong sabi dito, mga ka-story? U.S. Marines are learning how to battle adversaries like China on remote islands in response to rising tensions in the Pacific, a report says. Magiging ano yan, Pacific War yan, kung sakali. Hindi lagi yan dyan sa South China Sea. Eh kasi mga ka-istorya, pwersa ni Amerika manggagaling sa Pacific Navy. Mga ka-istorya. The troops are training to fight across the challenging landscape after 20 years of fighting on land in the Middle East, according to the Washington Post. A U.S. Navy admiral recently described to the U.S. Armed Forces Services House Committee the growing threat from China. Si China nga ang nagdudulot ng threat eh. U.S. Navy Admiral John Aquilino said its military buildup was on a scale not seen since World War II. Puspusan yung kilos ng Amerika nung naghahanda, ang pinaghahandaan si China. And Beijing was on track to be able to invade Taiwan by 2027. Yan po yung estimate ng mga eksperto. Natandaan nyo, yung bago sugurin ng Russia ang Ukraine. Ilang beses nag-warning ang Amerika. Nakikita ika namin, nagigirahin, i-invade ng Russia ang Ukraine. Nangyari nga, ito, sinasabi nila, posible na mangyari ito. Kaya, todo paghahanda. Ang Amerika at ang mga allied countries ni Amerika. Ha? Tuloy. The military is creating new marine units, such as the 3rd Marine Littoral Regiment, which are designed to be smaller and more agile and would work to support a larger joint force, so on and so forth. Alam ko naman na ayaw nyo nang hinahabaan ng discussion, di ba? Nakaka-boring yun, ganun. Naiintindihan ko naman yun, kaya hindi ko na binabasa ng tuloy-tuloy. Ano? Gagawin ko na lang para sa gustong makabasa ng buo sa mga news article na ito, hindi dating gawin. Ilalagay ko po ang mga link ng mga referensya ko na ito sa content natin sa YouTube, ha? Pilipinas naman to. Philippine Air Force conducts air patrol over possible war games venue in Batanes. Speaking of Batanes, eh, mayroon na tayong EDCA malapit po dyan. Ano? The Philippine Air Force conducted a routine air patrol in the Batanes over the weekend amid the reported plans to conduct activities in the area for the annual war games between Manila and Washington. So on and so forth. Sa madaling sabi, naghahanda si Pilipinas. Philippines. Fortifying a Taiwan front line against China. Ito, isa pang paghahanda laban kay China. Northernmost Batanes facilities and ports set for significant upgrade. Natandaan yung, ano ko, tinakil ko ma. Eh, Mabulis Island data ito kung hindi ako nagkakamali. May content ako dyan. Small but terrible island, yun yung title. Ha? Bukod pa itong Fuga Island na muntik na pong matayuan ng $1 billion smart city ni China sa panahong Duterte administration. Nag-react, si Enrile, nag-react ang mga mambabatas, hindi natuloy. Aba, yung Fuga Island, ika, eh, parang dagger yan, yung kutsil yung ginagamit ng mga sundalo. Yan ay para ikang dagger na nakatutok sa dibdib, sa puso ng Pilipinas. Paano na ika kung makukontrol yan ng Red China? Oo nga naman. Mabuti hindi natuloy. Kung natuloy, paano na lang? Oh, daming problemang dinulot ng dating administrasyon, no? Tapos ngayon, ngak-ngak pa ng ngak-ngak. Matanda na sana, enjoy na lamang niya yung kanyang retirement. Ano ho? Ay nakikialam pa rin sa usaping politika ng Pilipinas sa halip na makatulong. Hindi niya iisip na ang dami-dami niyang idinulot na problema sa bansa natin, mga ka-istorya. Diba? Philippine Army's large-scale drills to simulate defense versus foreign invasion. Naghahanda ang Pilipinas sa possible invasion. Natural, malamang China. Due to the government's shift of focus to external defense, the Philippine Army's first ever large-scale exercise will involve a simulation of defense against foreign invasions. See? Naghahanda, no? May pinaghahandaan. Posible yan, nga naman. Philippines, U.S. start 2-week jet fighter drills in Pampanga. Lalong uusok ang puwet dito ni China. Nakikita niya buong mundo kumikilos laban sa kanya. Akala niya, ano na itong Pilipinas na ito?
pagkaliit-liit na bansa, eh, putot-putot pa yung mga isla, eh bakit hindi masakop-sakop ng China? Hindi ma-invade-invade. Hindi matalo-talo pagkaliit-liit. Alam niyo itong foreign policy ni PBB, eh? Itong ginagawa ni PBB, ang laking insulto nun kay China. Ay masilan si China para sa kanyang imahe. Oo. Eh ang problema, nai-insulto siya. Bakit? Eh nakikita ng international community, no? Ang liit-liit na bansa nito. Tapos super giant si China. Eh bakit hindi nila madurog-durog ang Pilipinas? Dahil kay PBBM. Kung walang President Bongbong Marcos Jr., walang mga allied countries ngayon na kumakampi sa atin. Kung sakali, natuluyan tayong i-invade ni China, huwag kayong maniwala na hindi tayo pakikialaman ni China. Direkta tayong ini-involve ni China. Involve tayo sa malaking ambisyon ni China. Opo. Involve tayo. Huwag kayong mapapaniwala sa mga pro-China na yan. Ha? Mga ka-story, kung sakali pala, halimbawa, pro-China ang nakaupo sa Malacanang, tuluyan tayong sakupin ni China, ay lulugulugo, lalampalampa, no? Lalambot-lambot ang tuhod ng nakaupo sa Malacanang, baw ng baw sa China. Paano na kung invade tayo ni China, kontrolin tayo ni China? May mga allied countries ba tayong kakampi? Wala! Ngayon lang yan. Sa administrasyon po ni PBBM, pasalamat kayo sa isang Marcos. Noong pinatalsik ang Marcos Senior, walang iba naman eh. Natutuo pong nagtanggol ng malasakit sa bansang Pilipinas. Marcos lang. Marcos lang. Sa panahon nga ng Marcos Senior, nakapagdagdag tayo ng teritoryo. Nang mawala siya sa panunungkulan, sa halip po na makapagdagdag pa ulit tayo ng teritoryo, nawalan pa tayo, nanakawan pa tayo ng teritoryo. Humina ang sandatahang lakas pa ng Pilipinas. Humina ang ekonomiya ng Pilipinas. Humina po ang sistemang pang-edukasyon ng Pilipinas. Oo, pangkalusugan, humina din po, mga ka-istory. Ekonomiya natin, humina. Lahat humina, eh. Sektor ng enerhiya, sektor ng pagsasaka, lahat po yan humina. Oo, lumala. Yan ang mga problemang inabutan ni PBBM. Sana, yung napakadambuhal ang problema natin sa West Philippines. Noong panahon ng Marcos Senior, walang China na nambubuli dyan. Wala, malakas tayo nun eh. Eh pagdating ng ibang administrasyon, anong nangyari? Saklap. Saklap. Eh totoo yun, history yun. History yun, alam natin lahat nangyari yun, mga ka-istorya. Ha? Tuloy, palakihin ko. US, Philippines, Air Force, Jills, become source of future ship sinking exercises. Kung mapapansin ninyo, mga Navy, no? Navy, yung mga trilateral drill o maritime drill, Navy. Navy. Itong si India, Navy din. Itong si Japan, Navy. Itong si France, ganun din. Itong si Australia, si South Korea, si Pilipinas, puro Navy, Naval Force. Ang ina-exercise nila, jointly, ha? Bakit ganun? Maintindihan nyo natin yan. Diyan sa isa pang nating referensya, ipapakita ko. AFP, we will practice maximum tolerance in West Philippines. Tama lang, hindi natin uurungan yan, mga ka-istory. Lalo pang pinalalakas, eh. Ah, tama yun, ito na. National power depends on sea power, and sea power cannot be improvised. Kaya nga pinaghahandaan, pinalalaki, pinalalakas ng mga superpower countries yung kanilang naval force. Bakit? Eh, saka proven naman kasi sa kasaysayan ng dalawang digmaang pandaigdig na nakaraan, ang laking role na ginampanan ng Navy. Mga fighter jets, maging mga high-tech na bomba, mga hypersonic missile, supersonic missile, ay di ba't karga-karga sa mga warships yan? Wala namang fighter jets na from America hanggang sa Pilipinas makakarating nang dahil lamang sa paglipad sa himpapawid. Wala, bit-bit po yan, sakay-sakay yan sa aircraft carrier. At itong pang-surprise attack, na hindi mo malaman kung saan nakapwesto, mga submarines. Yan po ang kahalagahan ng naval force. Kaya mapapansin ninyo, sa mga exercises na ginagawa ng mga magkakaalyadong bansa, kasama tayo ron, ang gamit, naval force, navy. Naiintindihan na natin ngayon, mga ka-istorya, no? Eto pa. Ang gusto natin, mga ka-istorya, pinaglalaban naman natin at ng maraming bansa sa buong mundo, safe passage in South China Sea. Ang nakikinabang doon,
buong mundo. Totoo yun. Pag nakontrol ni China yan, mawawala na yung safe passage. Yung malayang daanan sa Himpapawid at sa karagatan sa South China Sea. Mawawala po yan. Apektado ang kalakalan sa mundo. Mga ka-istorya. Lahat yan, pati presyo ng mga binisobon, lahat yan, apektado po yan. Kaya nga nasabi ko dati sa isa kong content, kung tutuusin, parang ang laki ng utang na loob ng buong mundo kay PBBM dahil sa kanyang foreign policy. Dahil kung hindi po siya nag-pivot sa Amerika at nag-pro-China siya, kawawa. Maraming bansa sa buong mundo. Baka tuluyan na pong nakontrol ni China ang South China. So ito yung sinasabi ko sa inyo sa India. No? Indian Navy deploys and 8 submarines to send clear message to China. Kumampi din po sa atin yan. Oo, kumampi sa atin yan. Si India, laking bansa po din yan. Si EU, kumampi daw din po sa atin. Si Canada, hindi ko pa nga binasa, pinakita sa inyo, ang Canada. Diba? Saan po pulutin si China? Ay, didurog siya dyan. Naghahanda na po ang Pilipinas at mga allied countries, mga ka-istorya, durugin ang China. Oo, alam naman ni China yun, mga ka-istorya. Kaya ang ginagawa niya, winning without fighting. Gumagamit siya ng mga bibig, ng mga modern na kapili, para magtagumpay siya laban sa Pilipinas, para makontrol niya ang South China Sea. May disinformation campaign siya sa social media. Ang target, pangunahin, Pilipinas. Sa buong Asia, pangunahing target niya, Pilipinas. Isa, kung hindi man po pangunahin, ay isa tayo. Ano? Ito pa, nakikialam sila sa sistemang politika dito sa Pilipinas. Oh, ginawan ko na ng content yan. Lehitimong referensya din naman yung ginamit natin. Political interference ang ginamit po na termino. Kaya kayo, mga ka-istorya, wag na kayong magtaka sa mga nangyayaring mga sinasabi ng mga pro-China yan. Nako, nako. Kaya kayo, pag naniwala kayo sa mga yan, ay kawawa ang Pilipinas. Pakishare po at pakilike. Ano ho, mga ka-istorya? Sana mayroon pang magdagdag na ano, pa magdodonate sa pandagdag sa aircon natin. Priority ko kasi ngayong April po, magbabayad ako ng tax. Yung pang aircon ko is meron akong 30,000 pesos. Tapos ang tax ko naman is 36,000 pesos. Mahigit, 36,400 something. Iba yun, nakabukod na yun. Anyway, nasa banko pa, i-withdraw ko pa lang. Pero yung binigay sa akin, i-cash na sa akin na yung pang aircon, 30,000. Hindi po pwedeng, you know, hindi pwedeng sobra yung 30,000 pesos ko dito. Kasi hindi nga po pwedeng window type. Kasi dalawang pader dito, magkadikit sa side ko na to. Pader ko at pader ng kapitbahay ko, ganun din dito at saka sa likod ko. Yung harap, pinto naman. Hindi naman pwede. Pagka window type naman, ilalagay dito yung kanyang, tawag dito, evaporator. Diba, dalawang component ng split type. Yung condenser, yung mismong makina. Tapos meron pa siyang evaporator, yung nagbubuga na ng malamig na hangin. Hindi pwedeng dito. Masikip na ito eh. Kung lalagyan ko pa, mababangga ang ulo ko dyan tuwing papasok ako. Nandyan sa harap ng pinto eh. Ang mangyayari, ikakabit doon sa kwarto namin. Kukuha lamang ako ng parang fan na nakatutok, tapos may flexible hose ako, ano, galing doon sa evaporator, papasok dito sa studio ko para maibuga dito yung malamig na hangin. Ang problema, ito, kailangan ko munang palagyan ng kisame yung kwarto namin. Yero, sisirain nun yung aircon kung walang kisame. Kaya kinakailangan ko pang karagdagan ng budget. Hindi ko naman pwede ngayong April kasi ang budget ko, ang totoo, kung hindi ako magbabayad ng tax, kayang-kaya ko. Eh, yung 36,000, kasyang-kasya na. Tapos yung aircon ko noon. Ang problema, syempre tax muna. Sabi ko nga sa inyo, legal ako. Oh, legal ako. Nagbabayad po ako ng tax. Imagine that. Yung annual ITR ko, 36,400 pesos plus. Nagbabayad ako ng taxi loob. Ang isang registered blogger dito sa Pilipinas, registered po sa BIR under category of professional, ano, naka 8% graduated income tax po ako. Ano, dubling tax ang binabayaran ng kagaya ko. Bakit? Kasi po sa revenue or sa earning po namin, sa halimbawa sa YouTube at yung iba sa Facebook pa, ako sa YouTube, meron po yung binabawas ng 15% na tax from US, no? Halimbawa, sa $1,000, babawasan nyo ng 15%. Matik na yun, bawas na yun, bago ko pa matanggap yung sahod ko.
yung 15% na yun, ang tawag dun is US 380 tax. Ganun yun, mga ka-story. Bawas na yun. Tapos, pag ipaprocess pa via wire transfer, matik papasok sa bank account ko, may processing fee yun, kakaltasan pa yun ng nasa 700 pesos. And then, quarterly and annually, nagbabayad pa ako ng 8% sa BIR. Kaya dubling tax ang binabayaran. Ganun po yun ha, para sa mga hindi nakakaalam. Kaya mga isinisigaw dyan, may nagpost nga eh. Siguraduhin nyo, Ika, na yung mga influencer, yung mga vloggers dyan na nagbabayad ka na ng tax. Hindi ako nagkakamal, si Sasot yun eh. Nabasa ko yun. Well, hello, hindi ako apektado. Nagbabayad ako ng tax. Registered ako. Mga ka-istory. Oh, registered ako. On time. Ako, nagbabayad. Legal tayo eh. Ngak-ngak dito. Tapos nilalabanan mo yung mga, ano, mga kumbaga mga ka-istory, hindi nakasang-ayon sa batas. No? Tapos ikaw pala mismo, hindi ka sumusunod sa batas kasi di ka nagbabayad ng tax. Kung mabuking ka, sira ka. Asan ang kahihiyan mo ron? Kaya nga ako, nag-i-encourage ako dyan sa mga kapwa ko influencers na kumikita naman na kayo ng malaki. Magbayad kayo ng tax, mangilabot kayo, mangati kayo. Magbayad kayo ng tax. Ha? Dahil pag kayo natuklasan, naku, yari kayo. Tapos, maliligayang araw nyo sa mundo ng pagbablog pag kayo ay naispatan ng BIR. No? So, shout out po dyan sa mga nasa Amerika, yan, sa Europe, ayan po sa Sweden, no? Sa Middle East, ayan. Dyan po sa Canada, ano ha? Maging dyan po sa Middle East, sa Egypt, dito po sa Thailand, sa Hong Kong, sa Malaysia, sa Cambodia, sa Vietnam, sa Brunei, sa Taiwan, sa Singapore, sa Maldives, sa Macau, China, sa Russia, may nanonood sa atin. Maging dyan po sa Australia, sa New Zealand, sa Guam, sa Hawaii, sa Alaska, sa Japan, sa South Korea. Ano ho? Siyempre, sa mga sulit ka-istorya natin dito sa Pilipinas, di ako lang live kanina kasi maghapon ang init. Ang init, gabi na nga. Oh. Anong oras na dito sa Pilipinas? Alas 12:07 ng madaling araw. Pero tagaktak ang pawis ko. Oh, nagmamantika na nga ako. Pasensya kayo. Pagtyagaan ninyo ako. Wala pa akong aircon. Actually, ang daming topic na na-research ko, hindi ko lang agad matakel kasi nga po napaka-init dito sa studio ko. Lalo na kung halimbawa from 9 a.m. to 4 p.m. Ay, naku, grabing init po, mga istorya. Yung sa Los Angeles. Ano ha? Okay, shout out dyan. Ayan, mga kaloyal po natin, ano? Shout out po sa inyo. Maraming salamat lang sa mga solid ka-istorya po natin. Sa buong mundo, mabuhay po kayo. Ano? Eh, mahalin natin ang sarili nating bansa, hindi yung bandila ng China. Diba? Ewan ko lang, hindi naisip siguro ng mga pro-China, no? Na kung sakali, kontrolin ng China ang Pilipinas, di ba apektado yung mga mahal nila sa buhay na dito nakatira sa Pilipinas? Di ba mga ka-istorya, di ba nila naisip yun? No? Naisip ko lang kasi ano kayang mga, yan sa Spain, shout out po sa inyo. Qatar, no? Actually, alam nyo, kanina, ayaw ko sanang isama sa live stream ko ang Facebook or ang Meta. Wala akong views dyan sa Facebook. Sa YouTube po ako pumapatok. Alam niyo kung bakit? Ang political topic po ay censored po ni Facebook. Hindi niya nire-recommenda kaya ang hina ng views. Pahirapan ako maka-1K views sa Facebook. Samantalang sa YouTube, no, makikita mo yung pagkakaiba. Same topic kasi sabay ko lang naman ni live stream yan. Nag 100K views ako, 200K, 300K views sa YouTube. Sa Facebook, 1K views, 1.5K views. Nangyayari doon. Kasi censored. Plus, anti-Marcos pa, yung third party fact checker ni Facebook. Diba? Mga ka-istorya. So hanggang dito na lang, mga ka-istorya. Salamat po sa inyong panonood. Pakishare po at pakilike. Ano ho? Muli, ako po si Juan, istoryador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayan ito ang bansang Pilipinas. Salamat po sa ating Panginoon. Shout out po sa mga sulit ka-istorya natin sa buong mundo.